kumakain pala yan? Di ba nakakalason yan? Sa amin damo lang yan eh. Ngayon ko lang nalaman, kinakain pala yan? Ilan lang yan sa mga tanong ng mga taong usually ay nakatira dito sa Maynila. Pero sa iba't ibang probinsya ay kinakain talaga to. Basta tama lang ang paraan ng pagluluto nito. At kapag natikman mo ito ay di mo aakalain na mas masarap pa pala ito sa paborito mong laing. Kaya tara, ituturo ko sa inyo kung paano ang tamang pagluluto ng ginataang bilanghoy, kamuting kahoy, balinghoy na paborito mo. Tara, simulan na natin ang pagluluto ng ginataang dahon ng kamuting kahoy. Dahil nandito ako sa Maynila ngayon ay nakabili ako ng isang bugkos ng kamuting kahoy sa isang palengke dito sa Maynila. At kinuha ko lang yung mga murang dahon neto, yung bandang dulo na medyo malambot pa. Pagkatapos ay nilagyan ko ito ng asin. Saka ko ito nilamas ng ganito. Makakatulong kasi ito para pakatasin ang dahon neto para lumabas ang kanyang dagta. At pagkatapos natin itong pakatasin ay pipigaan natin ito. Ngayon naman ay lulutuin ko na ito. Sa isang kawali ay maglalagay ako ng 2 tasa or 2 cup ng pangalawang piga or coconut milk. Ilalagay ko na dito ang hiniwa kong sibuyas at bawang. Pwede rin po kayo magdagdag ng hiniwang luya. At pakukuluin ko lang ito. Magdadagdag na lang ako dito ng konting asin kasi kanina nung nilamas ko ang dahon ay naglagay na ako ng asin. Kung magluluto kayo neto ay tansyahin nyo na lang po yung asin na gagamitin nyo at tikman nyo na lang paminsan-minsan para ma-adjust nyo ang kanyang alat. At kapag kumukulo na kagaya neto ay ilagay nyo na po ang dahon ng nilamas na kamuting kahoy. So pakuluin natin ito hanggang sa medyo maiga na nga ang kanyang sabaw. Yung iba pong nagluluto neto ay hindi na po pinipigaan. Pero kami po sa Bicol ay pinipigaan po namin ito. May ibang part po sa amin na hindi na po ito pinipiga. Depende na lang po yan sa inyo kung gusto nyo pigaan o hindi. Basta importante po doon ay lutong-luto po ang kahon. So inilagay ko na po dito ang aking hiniwang labuyo at siling haba. So kapag ganito na po na medyo iga na siya at tuyo na siya, minsan nga po yung parang nasusunog na yung ilalim, tsaka ko po ilalagay ang unang piga o ito po yung tinatawag na kakanggata. Sa amin, ang tawag po dito ay natok or liputok. So ito na nga po medyo naiga na siya ng konti. Kung gusto niyo po na medyo may sabaw pa yung gulay niyo, hanguin niyo na po siya ng ganito. Pero kung gusto niyo naman po na medyo nagmamantika pa siya, hayaan niyo lang po siya na medyo maiga pa or medyo matuyo pa. Yung parang lumalabas na yung kanyang mantika. Pero dahil ako gusto ko may konting sabaw ay hanguin ko na po siya ng ganito. At isa pa pong sekreto para hindi po mapanis kaagad ang inyong gulay ay dapat po lutong-luto kanyang kakanggata para iwas panis kaagad. So ito nga po, luto na nga po ang ating ginataang dahon ng kamuting kahoy. Subukan nyo rin pong magluto nito. Para sa akin, mas masarap po ito kaysa sa laing. Kaya try nyo na rin pong gumawa nito. Sobrang dali lang pong gawin. Thank you for watching. Bye!